It's all about franchising in this segment. We'll find out what franchise opportunities are available from Sawsawan and Lembes Lechon Manok with Marlon Arcilia and Lambert Benedicto. Gentlemen, welcome to Shop Talk. Yeah, welcome. Okay, you're both in very exciting stages of your businesses dahil kayo ay magpapa-franchise at nag-franchise na. Okay, but before we get to that, maybe Marlon, we'll start with you. Tell us how Sawsawan got its start and what kind of food do you serve? Sawsawan restaurant started November 11, just last year. And we are serving usually Filipino food. Nagsimula kasi siya na lahat kami nag-isip na tumulong. It started with our passion to help and our passion to create things that we know will generate income for other people. So yung lahat ng kasama ko, apat kami na nagsimula ito, masaya kami na makatutulong kami sa ibang tao. Okay, at of course I'm sure somewhere deep down inside, mahilig din kayo either kumain or magluto. Yun nga, oo. Kasi kaming apat, talagang hindi naman kami talaga sa food business. I'm in the ministry for how many years, yung isang kasama ko sa real estate, and then freight forwarding naman yung dalawa. Kaya lang meron kaming isang pare-parehong ginagawa. Mahilig kaming mag-explore sa mga pagkain. Right, okay. And you chose Filipino fare, no? As your the theme for your restaurant. Pero bakit po Sawsawan? I guess because Filipino food in general, hindi siya masarap kung walang sawsawan, di ba? O yun kasi yung nakita namin eh. Kasi yung Pilipino mahiling mag-fine-tune ng mga pagkain. So parang ang Pilipino culture sa pagkain, gumagawa talaga ng sawsawan. And we find that a name Sawsawan means deep, and Juan is parang ingenuity of a simple Filipino. Creative siya pag nag-create siya ng sawsawan eh. So pag sinama pa yun sa masarap na pagkain, lalong sumasarap. That's lalong gumaganda. True. That's true. At saka yung sawsawan, it's very personal. Kasi iba-iba yung mga taste ng mga tao. Yung mga true. Iba gusto nilang maasim na maasim. Oh. Yung mga iba gusto nilang maanghang na maanghang. Tama. So it's it can become a very personalized cuisine in that sense. So how many restaurants do you have to date? Actually, this is a baby business. Like 8 months pa lang kami. At itinayo namin sa gitna ng Chinatown sa Binondo. And we are praying now for another two branches, probably before the end of the year, the first quarter of next year. Right. Is there any particular reason na Binondo ang area na pinili nyo for your business? Are you based there, or did you see like the type of target market that you wanted to yung reach there? Yung mga kaibigan nga namin nagtatanong, bakit sa Binondo? Mostly Chinese food ang hinahanap ng mga tao doon. Yun ang naman nakita namin opportunity na maganda rin magkaroon ng competitive Filipino food in the middle of the Chinatown. Kasi marami din naman Chinese na naghahanap ngayon ng Filipino food. At nakita naman namin may market at maganda rin yung nangyari. Right, okay. So you've actually brought some goodies from your restaurant here. Maybe you can point out what you have and what the best sellers are. Ang bestseller namin yung aming doblado meal. It's a 2-bayanda meal plus unlimited rice. Yan ang napakabilis sa amin. Dahil most of our client is mga corporate workers eh. Then ito naman yung aming pansit puti. Ito yung paboritong-paborito ko na sili ni Juan. At ito yung aming bago ngayon na breakfast. Ang tawag namin dyan, Pinoy Rice Omelette. Ah, so yung laman ng omelette is actually rice. Okay, and is that an all-day dish or pang-umaga lang siya? We are serving this for breakfast, pero pwede rin nilang orderin yan kung gusto nilang kainin sa lunch. Right. Yeah. Okay, so ano po yung price point ng Sawsawan? Yan ang tinignan naming mabuti. Kasi we are reaching a market na nasa median lang sila. Price point namin, meron kaming tipid meal na 69. Ang dublado namin is 2-bayan, is 99 with unlimited rice. And also, yung mga bagnet meal namin is only 89 pesos. Okay, so very affordable, friendly. Yeah. Pero I'm sure you're also open on weekends. So pumupunta rin yung mga pamilya, hindi lang office workers, I guess. Yeah, we are offering also for family serving. Yun, medyo ang price range lang namin doon, hindi naman kami tumataas ng 500, kundi 300, 200 and below para sa pamilya, para kayang-kaya din nila.
Right. Okay. And of course, we have something very special for all the lechon lovers out there. We have Lembes Lechon, care of our other guest, Lembert. Lembert, tell me, paano ba nagsimula yung Lembes Lechon? Lembes Lechon, medyo medyo mahirap noong una. Nag-start siya last November 28, 2009. So hati pa yung time ko dahil nag-office ako as regional credit and collection officer. So medyo malaki rin yung nakasalalay na responsibility. And then nag-put up din ako ng Lembes na with my own business. So medyo mahirap nung start dahil sa hati yung oras ko, office and my own business. So yun. Pero ngayon, full-time ba po kayo sa Lembes? So, after 6 months ng operational Lembes, nag-decide ako mag-resign sa trabaho ko and then mag-focus na lang ako sa sarili kong business, yung Lembes, which is napakalaki nung sacrifice bago nakarating sa ganito na maging Lembes talaga. So, from design and then outlet operation, dati noon, habang nasa office ako, ang utak ko nasa business ko eh. At least ngayon, yung utak ko naka full-time na sa business. Right, it really. Kasi especially pagdating sa food business, kailangan talagang may nakatutok palagi, right? Opo. Yeah, kasi ako masyado conservative eh, kasi pagkain eh. Kaya gusto ko lagi yung sinerve ko na pagkain, especially our client, our customer is not only the class B, class C, mostly class A yung client din, customer na bumibili sa amin eh. So kaya dapat lagi minimaintain namin yung mataas na quality and cleanliness ng outlet. Yun yung isang secret din. Right. Ng Lembes. Exactly, because who doesn't love lechon, right? Lahat ng mga Pilipino talagang kumakain ng lechon. But you were telling me earlier na hindi ka naman mahilig magluto dati. Is that right? Yeah. Oo. Ano lang eh, parang lechon is my one of my childhood dream na kasi from Batangas kami, medyo hindi kami nakakaluwag na buhay. So nung bata pa kami, sabi ko balang araw gusto ko maging pagsawaan ko yung lechong manok eh. So yun, nagising na lang ako eh, parang nagulat na lang ako, na-realize ko na eto na pala yung business ko, lechong manok. So with the help of our God, sila talaga nagbigay din sa akin ng business na to. Then pinagtrabahuhan ko na lang, then so kaya ako narating yung Lembes. Right. Okay. So hindi ba po kayo natakot nung una, because there's a lot of lechon manok outlets out there, bigger, more established names that you would have to compete against. How were you able to make your business succeed and even thrive given na ang dami niyong competition? Well, ang ginawa ko lang, although naandyan na yung competition eh. So, ang ginawa ko, doon ako sumeparate muna ako sa kanila. Hindi muna ako tumabi sa kanila para mapansin ako doon sa area. Like, my first outlet in Morning Breeze, Caloocan. So, ako lang mag-isa ron. So, hanggang sa nakuha ko yung market na gusto nila yung product ng Lembes. And then, saka ako nag-expand na pwede na ngayon ako tumabi sa ibang mga kilala. At least, meron na doon sa area na ginagawa ko na halos within the area lang expansion, hindi ako tumatalon kagad, at least by nearby yon na lalaman nila yung Lembes. Right. Okay, so isang magandang business strategy ata yun, right, to make yourself known first without putting yourself directly beside the bigger names. Okay, so since both your businesses have grown, you've decided to start franchising. Now for Marlon at Sawsawan, since as you said, it's a baby business, it's only 8 months old, yeah. Ngayon lang po kayo nagpapa-franchise. So what was the indicator for you na handa na kayo mag-franchise? First of all, nung nakita namin na very promising yung business, at dumating din yung kaibigan ko si Rudolph, and I asked him to help us na i-structure yung franchising namin. Actually, this month lang halos natapos yung franchising structure. Ang desire kasi namin is makatulong eh. Ang passion kasi ng Sawsawan is to help. Actually nga, we want to help our church, we want to help other people to create income. At nakita namin promising yung business for aspiring entrepreneur
they can build their dreams through their through this business. Kaya sabi ko sa grupo, it's time na i-share na natin yung blessing natin sa iba. Kasi ang lagi nga namin sinasabing corporate values namin, we are blessed to be a blessing. We want the business to be a blessing to other people. Okay. So what, as you said, you just completed the franchise structure. So how much is your franchise fee? Anong kasama doon? At saka gaano katagal yung terms? Ang franchising fee namin is 450,000. At doon sa 450,000, yung kasama yung trademark, kasama yung mga manuals, kasama din yung training, yung location, kami rin ang mag-a-approve. Plus yung assistance namin sa marketing hanggang sa assistance namin dun sa mga design, store design, hanggang sa opening nila sa grand opening day. Magpapadala din kami ng tao sa kanila for 200 days, more than a month, para tulungan sila just in case magka-problema, troubleshooting. 6 years yung, ano, yung duration ng franchising. And then at the fifth year, we will ask them if they are decided to renew. Or kung gusto na nilang ibalik sa amin yung franchising, because we can sell it, buy it to them. So talaga nakita namin yung importansya ng ano, yung you open yourself to the franchisee and explain it to them yung ano yung kasama noon na makukuha nila. Right. Well, it sounds like yung kasama sa 450 na sinabi niyo is everything. Yeah, everything. It's all in full yeah. support na talaga siya. Para sa mga businessman ito na parang ayaw na nilang masyadong mapagod, mag-isip, mag-strategize, kumuha ng idea. So doon kasama na lahat siya. Tutulungan namin siya talaga na mapalaki niya yung kanyang branch just in case na makasama namin siya. Okay, so how many franchises do you have in the works right now? Ngayon, ang wino-workout namin, isa sa Quezon City. Tapos yung dalawa nga, medyo malayo agad sa Davao at saka sa Iloilo. Oh, so probinsya na agad. Mm, okay, kasi meron talagang gustong magsimula doon eh. Right, and then they really want to be the first to have a self-powered actually, franchise. Actually, ang offer nga nila sa amin agad, yung area franchising, kasi gusto nila sila yung magparami dun sa area. Nakita nilang potential yung design ng business. Sabi nila, kakaiba, kasi may sausawan bar kami. So kaya tinawag kaming sausawan is because we have sausawan bar. So natuwa sila ron na iba to. Kaya sabi nila, baka lumaki to sa lugar namin. Right. Okay. And when do you expect to open the franchise stores? Ang target namin is first quarter of next year. Pero sana nga magawa namin yung isa before the end of this year. Right. Just in time for the holidays. Yeah, diba? Maganda yun. Maraming kainan eh. Right. Okay. For Lembes naman, Lambert, you already have several branches and several of those are franchises, right? Yep. So, what does your franchise structure look like? At saka magkano ba yung franchise fee nyo? To have a Lembes, a franchise fee is 150,000. And siyempre, kasama doon sa franchise fee yung site approval, trademark name, operations manual, and then opening assistance, and then yung operation assistance. So, yun. So hindi pa kasama yung parang pinaka setup Ihawan. Niya. So hindi pa. Ayun, papasok yan doon sa ano, sa construction. Lembes, so kailangan investment umabot ng 400 to 500,000 all in. Ito's gaano katagal yung term? So sa loob ng 4 years. 4 years yung franchise fee. And then ang Lembes ngayon, ang isa sa gusto ko, sana magkaroon ng ano, wino-work out ko yung area franchise somewhere in South Luzon, like in Laguna. Ah, okay. So or Bulacan. So whoever that franchisee is, hawak na nila yung area or yung franchise. Province na yon. Okay. And how has it been so far with the stores that that are franchisees? So ilan ba sila? 2 or 3? 2. Okay. So yung isang franchise ko, in just 10 months, nag-return of investment siya. In 10 months? In 10 months. Wow. So, masyadong mabilis, napakabilis ng return of investment. And then yung isa, medyo nasa ano pa siya, medyo malaki yung investment na, kasi nag-costra kami from ground zero to have a Lembes. So umabot siya ng 600,000. So sa akin, I think nagpipick up naman yung outlet niya. Right, okay. And do you have more inquiries coming so, in? So sa ngayon, maraming inquiries, almost 10. Ang problema lang namin, location. Marami silang pinapakitang location, kaya lang minsan hindi po pwedeng approve dahil meron kami requirement. So, to the help of
Rudolph Kotick din, kaya na-develop yung Lembes franchising. Okay, maganda. So I'm sure this is something you're both very excited about. Talagang it's a great way to see talagang lumalaki yung mga businesses nyo, right? But looking towards the future, aside from the franchises, how are you looking to innovate your stores? Are you going to be introducing new dishes? Makakaroon ba ng mga promo or specials? Importante kasi talaga yung meron kang technical din na tao sa negosyo eh. Actually, we hire our, meron kaming bagong chef ngayon na siya yung aming inaasahan din para mag-create ng mga bagong menu. Kasi ang pagkain ng Pilipino kasi masyadong artistic and creative ka dapat eh. So hindi lang basta yun na yun, nilalagyan din namin siya ng twist. Kasi yung restaurant namin, yung mga pagkain ino-offer, meron kami sa Mindanao, meron sa Bisaya, meron sa Luzon. Ang tawag nga naman yung mga regional favorite yan eh. Mga paborito na yan. Kaya hindi pagsasawaan ng mga Pilipino yan. Right. Nilalagyan na lang namin siya ng twist para magmukhang artistic tsaka competitive siya. Okay, and good to have food from all the different regions. Yeah. And what about for Lembes? Well, Lembes, hindi siya katulad na ibang lechon eh. Kasi pagpunta mo sa ibang lechon, makikita mo lang is lechon manok liempo. Unlike kay Lembes, makikita mo, pagpasok, pag-order mo pa lang, 6 yung aming menu. Although yung niluluto namin is 2. Meron kami lechon manok and then liempo. So yung chicken namin, optional. Pwedeng yung chicken na sisig na lechon or yung liempo na lechon sisig. Okay. So optional. Para parang sisig. Mix and match yung karne kung anong klaseng lutong gusto mo. Yung chicken pwedeng sisigin, yung liempo pwedeng sisigin. So yun yung menu ng Lembes. Dalawang menu, dalawang pagkain. That's right. Same din sa liempo. Sa isang liempo, yung kalahati, liempo chop, and then yung kalahati, sisig. So yun yung bagong liempo combo. Right, okay. So the best of both worlds. Well, gentlemen, thank you so much for shop talking with us tonight and best of luck to you. Okay, thank you very much also. All right, and thank all of you for watching Shop Talk. I'm Ria Tanwat Cotrillo. Follow us on Twitter and Facebook. See you again next week.